talaga ng Air 21. They actually was able to chop the lead down to single digits, down by 7 na lang sila. And at least ngayon na fourth quarter, it gives them a better chance of even narrowing this down. At nagawa nila yun, na wala silang masyadong inasahan kay Danigan, who was held scoreless in the third quarter. Bola po ng Air 21. They go to KG Canileta. KG, sinasangkalan to. Ito si Donton Ontiveros. Malakas yung kanyang tira, pero sa tapek ni Danigan, kanila muli ang bola. KG again. Same spot. Minadali yung kanyang tira. Sa tapik ang makukuha na ni Ontiveros. Alaska, talagang alam nila, naramdam na nila at naranasan nila ng third quarter. Lampas kalahati yung naburang kalamangan dito ng Air 21. Rob Dozier against Noy Baclao. One dribble, aatake, dalwa sumalubong. No foul call, pero bola pa rin ang Alaska with 4 seconds to go in their shot clock. Inbound pass. Uy! Sa kamay nito si Bonbon Custodio napunta. 3-on-2 situation. Bonbon, umere. Nawala ang bola pero makukuha ni Baclao. Now KG is 3-for-3. Kapusyon. Alaska on the counter. RJ is still opting to wait for his teammates though in that play. RJ, titira ng dress. Malakas yun. Pero Calvin Agüero was there at sabanggaan. Again, the beast. Hindi kung ba't yun, the stone na lang ito. Tapos ala, Rob Dozier na sapal. Nito yung si Nonoy Baclao. Pinaghihiganti siguro ni Nono yung kanyang lapis. Nadugoy niya kanina. Ito si Rob Dozier eh. He's a great defensive player, Nonoy Baclao. Even with the Blue Eagles when he was playing in college, ang galing niya talaga dumipensa. Samantala, makukuha muli ng Alaska after the long rebound by RJ Azul. You talk about a good defender from the Blue Eagle lineup. Parang Eric Reyes. Sa bagay, may score din yun eh. The different era. Samantala, ito, nakukuha muli ni RJ Azul. Pepeke, makikita, libre sa 3 si Calvin Abeba. Kapos yung kanyang tira. Tapikan, makukuha pa ni Oji Minol. Oji Minol, tatlo ang sasalubong sa kanya. Kaya hihintay niya muna kanyang kape. Looking for Mike Cortez. 67-60. 7 puntos pa rin po ang kalamangan dito ng Alaska Aces. So right now, we're in the fourth quarter of play. Mike Cortez may double team. Nakita si Nonoy Baclao. Nakulungan niya na yung rhythm. So yung mga jumper na ganun, pamuntos na talaga for Nonoy Baclao. Well, critical talaga si Nonoy Baclao because number one, he has to stop Rob Dozier. Number two, siya yung tinatao ni Dozier and that's why Dozier is just sitting in the shaded area. He needs to produce numbers to pull Dozier out and make Danigan work underneath. Tondon Ontiveros, pinitin yung jumper niya kanina. But now, naitala niya na ang kanyang unang 2 puntos sa laro. Balik sa 7, lamang ang Alaska. The veteran again, prevailing when it really counts the most. Danigan at the post. Pero sa 3, titikada ito si Bitoyo Mulan Mendez. Pero nandun si Oji Minor for the rebound. Reset muli. This time, ha, mas madami ng touches na kukuha itong Air 21. Mike Cortez, si Nonoy Baclao. Same spot, kapusyon, pero sa rebound. Makukuha at may papasok ni Oji Minor. That's a good pass by Nonoy Baclao. Sige na ka. Eh, pero yung kanya, parang pantira eh. Ah, it's tira ba? Tira. Hindi, kapos na. 5 puntos na lang ito, ha? 17 puntos mo. Gaya na sa aksyon itong si Tony De La Cruz. Si Calvin Abeba pumasok nun eh. Dapat tatawagan na technical ito eh. Pero may 3 si RJ Azul. At ang ating kasama si Al Guevara may kwento on Bonbon Custodio. Renato, alam mo matagal na may tama ang kaliwang balikat ni Bonbon Custodio dahil nataba nito ulit. He's in the bench right now para ma-ice ang kanyang kaliwang balikat. If he gets his range and the pain lowers down, he can get back here in the fourth quarter. Balik sa inyo. Malaking kawalan niya. Kung hindi naman kakabalik, ito nga si Bonbon Custodio. He's in his rhythm right now. Natala Rob Dozier, kailangang ibomba. Napayungan siya ng double team doon. Makukuha ng Air 21, another opportunity. Para makalapit, 6 na lamang ito. Bitoy Umulon. Uy, samantala, may bakbakan at banggaan doon away from play. Mike Cortez and the import Rob Dozier. Sila yung... Hindi na nakalimutan na mag-report. But that was going to be critical yun kung natawagan sila ng technical foul. Correct. Lalo na ngayon. 6 na puntos na lamang hinahabol ng Air 21. Danigan, na libre. That's an easy shot.
rare easy shot para kay Duncan Dunnigan. Well, that's a big advantage if you have a perimeter jumper. At least it eases you off all those banging in the low post. 7 minutes and 41. Mahabang basketball pa po itong pagsasalpukan ng Alaska at Air 21. Calvin using the pick. Ang tira niya malakas, but does it up? Dozier ends one. After the foul by Michael Dunnigan. Pero mahirap talaga when Dunnigan challenges the local going for the shot, nalilibring in si Rob Dozier for the offensive rebound. Samantala, tatawag muna ng timeout ang umuna ng Air 21 Express pagkat lumubo na naman itong kalamangan ng Alaska to 6-74. Especially for Barangay Hinebra San Miguel. Na po ang ating game. Sorry for the second game. Samantala, Rob Dozier na ipasok at nakumpleto ang kanyang 3-point play. So bumalik po sa 7 punto sa kalamangan ng umunan ng Alaska. The same way at start ng ating 4th quarter. KJ Cagileta! Naramdaman niya na ni KJ. Ganda rin ang rhythm na after that pass. Pero hindi siya pa niyang 3-point shot. 7 minutes and 10 seconds in the game. At Alaska, leisurely, itatakbo nila ang kanilang half-court set. Nag-direct mo ng traffic. Ito nga si Rob Dozier. Pero yung kanyang pasa, tumahi sa tatlong players na walang tumanggap. Magandang ginawa din ni Mike Cortez. Dininay niya si JV Casio na mabuti. That's why itong Alaska Aces ay nagka-problema getting JV Casio the ball. So, be patient with looking for the point. For the point, not passing the ball. Ay, sinasabi ng mga taga-Alaska sa kanilang import. Samantala, napasabi. Mintis yung pangalawa. Dabis na. Kahit nasa foul trouble na, talaga yung aggressive na. Aggressive na siya. Hindi pa rin nababawasan. Alaska goes to Abueva. Tinamaan sa mukha ni OG Minor doon. Papalitan ng mukha yata ito. Malayo naman silang business. Oh. That's why both players are actually tough enforcers. Dati nga, ito si OG Minor. Namamarin pa eh after the basket. Tama tala, Alaska yung attempt nila. At Abueva again. Soaring high! Ang kumuha ng bola nito si Abueva. Parang yung import yung ginagawa. May rebound doon. JV Casio. Pull up a three! Parang sibat yun! Grabe talaga si JV Casio once he gets off the screen. And ang dali sa kanya. Just a split second mawala sa kanya yung tao niya, he will be able to get off a shot. At dahil sa yung magandang decision making ni JV, hindi mo alam kung titira na eh. Alam mo, naghahanap lang ang mapapasahan. Suddenly, pulls up a three. So, ang kalamangan, lumobo na naman si Sean for Alaska. Michael Dunnigan has to go to work. Ang running jumper niya, nasa palharapan. Rob Dozier. JV Casio, kicking it out. To Cyrus Baguio, feeling no rhythm there. Kaya hindi niya itinira. Bibigay na lang kay Tony De La Cruz. To Abueva. Abueva, posing up. Against KG, Canileta. Tapi ka ng bola. Mawawala at nakatayo na kami ni Eric Reyes sapagkat ina-anticipate na namin na dadambahin ni Rob Dozier. Kukunin ko sana yung bola eh. I thought he was giving it to me for a spot-up corner jumper. Pero ang laki nun, inaki. Umiwas na ako parating na dito eh. Naghanda na rin ako for anything that might happen. Eh kanina yung mga binabangga ni Rob Dozier, tilapon ng tilapon eh. Saan tayo pupulutin oh. Rob ang dalawa kung bumagsak si Dozier dito? Aampasin ko siya ng bote ng tubig. Yun na lang eh, matidipensa natin eh. Samantala, balik po tayo sa action. Makukuha pa ito ni Calvin Abueva. Who will finish this one? He just made sure of that shot. He was about to slam it. Pero yun nga lang, because that all-court hustle, Abueva again prevailing. Nakakaramdam na rin ng pagod after the hassle of getting the ball. At yung kita mo yung pag-sprint niya, talaga nga tinulinan. Dito nga si Calvin Abueva to give them once again a double-digit advantage. Ito yung pulot, ito yung sprint, ito yung tapos ni the Beast. Calvin Abueva running it home para sa kupunan ng Alaska. Balik po tayo sa bakbakang Alaska at Air 21 Express. Reset ito sa Air 21 after KJ Canaleta actually missed an attempt earlier. Pero bola pa rin po nila. Mike Cortez spotting for three. Swak yun! Grabe yung layo na tinira ni Mike Cortez. He was trying to get his defender off at nakakita siya ng konting espasyo kaya sa tumira. At balik naman sa single-digit advantage.
Natapyas ng kupunan ng Air 21 down to 8, 18-72. Ang pinakamalapit po nilang natapyas, but at 6 points from the high of 17. At ito, they're forcing another turnover. Tumama sa hita nitong si Cyrus Baguio matapos pasok nito ni Vittorio Bulon. You know, malaking bagay dito yung ginagawa paulit-ulit ni Mike Cortez. He's denying it to JB Casio that basketball. He doesn't want JB Casio to set up the offense of Alaska. At doon na nakikita nila na nagsisimula talaga yung flow ng offense ng Air 21 ng Alaska on JB Casio. So yung pigil nila kanina na Bob, nakikita natin malalaki yung bumabantay kay JB, if only to stop the flow of Alaska. 4 minutes and 7 seconds to go in the game. Only an 8-point lead here. Enough time ito for Coach Franz Pumarin and his boys to make a comeback. Kasama yung tres na yun. Ito niya si Mike Cortez. Back-to-back hits him by Mike Cortez, narrowing the gap to 6. Mike Cortez being welcomed by his team matapos mag-sit out ng isang laro. Dito, back-to-back hit sa kanya binigay. Mawawala na naman ang kupunan ng Alaska again on Cyrus Baguio. The turnovers actually hounding the Aces at this point in the game, giving itong Air 21 a chance. And Mike Cortez, the cool cat, is actually hot, especially with his three-point shooting. Mark Isip, siya nalibre ngayon, parang nag-free throw lang. And don't look now! Kasi ngayon, ganado na yung kanyang mga three-pointers. Pumapasok na now, 11 points and 4 assists para dito po kay Mike Cortez. Ball is with Alaska. Pero ito, naiipit na nila ang fluidity ng triangle itong Alaska with a great defense on JV Casio. Casio gusto makawala yung pasa niya. Nasundutan! Makukuha ni Winnie Arboleda. Winnie Arboleda, pero it's being chased down at nakita niya. Malaking nasa likod niya. Mike Cortez libre! Kapusyon dress at makukuha ng Alaska. Sayang na pagkakataon yun. May dalawang isip na si Winnie Arboleda. It was a good steal, pero gigil na gigil si Rob Dozier na makuha yung possession. Kaya pinull back ni Arboleda yung ball. Tama, parang may kim-kim na galit. Nanakawan mo ako, babantayan kita sa taas. Tamatala. Ang pasa, mawawala na naman. Sunod-sunod ng mga turnovers yung nakukuha ng Alaska. For I would remember, Winnie Arboleda scanning the floor. Pero nakita niya, Mark Isip, same spot, same result. And we have a ball game, Eric. Nalilibre talaga yung big guy, especially the Dodgers actually sagging in the shaded area. That's why the big guy is critical to hit that 15-footer. Huwag niyo sabihin, hindi namin kayo binantaan that Air 21 can actually come back. Down by 17, now only by 2. Cross court. Dondon, 4-3. Malakas yung tira, but Rob Dozier with offensive rebound. Buhay na ang SMOA Arena. Dito po sa suspenseful end ng Alaska versus Air 21 battle. Sanitos, libre! What a clutch hit! Yung mga pamatay sunog ni Sanitos. They really needed that basket. Lamang, balik sa apat. And king itong si Dozier sag down. Pag hindi nag-sag down si Dozier, then at least he could actually rough it up with Sanitos in the shaded area. The leather now is with KG, calling for a one-on-one. All confidence in that shot, pero umalog at lumabas. Inaalis siya pa si Danny nga. Sabi na, doon ka sa kabila. Kunin mo lang yung rebound. Pero namintis yung tira. Ito nga si KG Canileta. Lumabas lang talaga. He had very good intention right there. Talaga, he just couldn't make that shot. A minute and 20 remaining. Bola pa ng Alaska. They're up by 4. JB with a big 3! So, the many times Air 21 is denying him, good things happen to Air 21. Pero pag nakawala si Casio, ayan ang nangyayari. 5 straight points for Alaska. Matapos yung tira nito, si JV Casio naman ang tumikada. At ang kalamangan, biglang lumobo sa pito. Samantala yung tira ni Mike Cortez na wala. So binabanggit natin, ha, being tested under pressure ang Alaska and they definitely delivered here. JV Casio will waste the seconds remaining. 12 seconds sa kanilang shot clock, 45 sa ating game clock. JV nakita, Dondon, 4-3 na ang talat na sapal, but Rob Dozier is there. With 4 seconds, paboarding Vintes, but Skyros Baggy was there. Rob Dozier, ayaw pa rin sa agawan sa ilalim. Matatanggal ang headband ni Rob Dozier. Ika nga, they come through. Dozier versus Isip sa tapikan. Makukuha ni Tos. Cut sa loob, libre sana si Casio, but wisely,
He will bring the ball out at may foul si Winnie Arboleda. You know, we've really seen the difference of a JB Casho for Alaska is actually sa kanya nagsisimula talaga yung offense. Eh. He actually creates for the team and he sets, you know, he actually goes to the right area kung saan talaga magiging advantage ang Aces. Samantala, ito si Mark Isip, tinigil na lamang yung Morazan with that foul on Dondo Nontiveros. Nasa penalty na po itong Air 21. So Dondon will go to the free throw line and Canelata from the outside. With only 22 seconds, this is a three-possession ball game. So igang mahirap-hirap na itong nahabuli ng Air 21. Libre doon si Bitoyo Mulon. Bakit stand one for a three? Good setup job ginawa doon ng Air 21. Pero counter pass break ang igaganti dito ng Warren Alaska. Ang pangalawang tira lumabas pero nandun si Zani Tos. And Winnie Arboleda gives up the foul. Hinayang na hinayang mga taga Air 21 yung binabanggit natin even in the rebounding department. Walang katulong si Mike Dunnigan. Well, they had their chances and many times nakikita nga natin that Dunnigan was helping out, you know, swatting away or attempting to swat away shots. But pag nagkakaproblema with that because ito naman si Dozier na easily nakakaslide in to get offensive rebounds, wala na kasi nagbabox out sa kanya. So right here, nagiging problema talaga was really you really need other guys to really step in and help out both defensively and offensively. Two players fouling out for Air 21. The first was Mark Isip. Now it's Winnie Arboleda. Pasok yung pangalawang free throws after midpoints in so limited seconds. Bola po ng Air 21. Mike Cortez inbounding. Bitoy ang tumanggap and kick out to KG Canaleta. Ang layong tres nito. Malakas yung kanyang tira. At sa topic ka makukuha muli ni Bitoy. 7 seconds. Rent. Mintage yung kanyang tres. Tumama pa dun sa ating timer. Kaya with 3.8 seconds pupunta sa Alaska ang bola. And I think this is a one ball game for the Aces. They will march towards the semifinals. They still have to wait though for the winner of the Miralco versus Sanpic Coffee matchup where Miralco leads 1-0.